Hello po sa lahat. In this video, ipapakita ko yung easiest way para mabus ang FPS ng any games sa ating mga computer. This tip should help improve your gaming experience. Ang FPS, bale, stands for frame per seconds. Mostly, nakaka-experience tayo nito pagka ang computer natin ay hindi na-configure na maayos at naglalaro tayo ng any games, then nagkakaroon siya ng jug or jerky, yung meaning yung parang nagtutulis-tulis or na alog-alog yung resolution ng gaming natin, mostly based sa performance ng provider or sa configuration ng computer natin. So kung bago ka sa channel ko, just leave like and comment sa baba, and don't forget to subscribe my channel and click the notification bell para sa mga susunod ko pang video. Bali, yung first tip ko is punta tayo sa start, then punta tayo kay run. Pwede rin naman i-type na lang natin si run sa search, then click natin, then type natin si regedit, bali enter lang. Pagpunta kay regedit, dito sa left side, punta tayo kay hkey local machine. Bali, pagpunta natin dito, double click nyo lang, then punta kayo kay software. Pagpunta nyo kay software, punta kayo kay Microsoft. So search nyo si Microsoft. Ito, pagpasok nyo sa folder ni Microsoft, double click nyo lang yon, then hanapin nyo si Policy Manager. Then, pag nakita nyo na si Policy Manager, double click lang. Then, punta kayo kay Default. Open nyo yung folder ni Default. Then, hanapin nyo si Application Management. Eto, pag nakita nyo na si Application Management, then double click nyo lang, hanapin nyo si Allow Game DBR. So ito, pag click nyo double click dito kay Allow Game DBR, at tignan nyo dito sa right side, pagbukas ng folder, hanapin nyo si Value. Then, pwede mo i-right click, modify, pwede mo rin i-double click. So, buksan mo. Dito, babaguhin mo yung value niya. Gagawin mo siyang 0. Para hindi mo na ma-experience yung low FPS, i-shot out automatic niyang ipipix at ibuboost niya yung gaming performance mo. So pag nabago mo na siya, punta ka kay next naman natin. Punta ka kay current user dito sa hkey current user. Double click mo lang, then hanapin mo si system. Pag nahanap mo si system, double click mo uli. So, andito sa folder niya, si Game Config Store. Buksan mo lang siya. Then, hanapin mo si Game DBR Enable. So, pag nakita mo si Game DBR Enable, i-right click mo lang. Then, yon, choose mo si Modify. So, any value na nakasulat dito, erase mo lang, then gawin mo 0. Yan, pag ni-right click mo, yun ay mangyayari.
So, okay na yung configure, then close mo na. So, restart mo lang si computer mo, then tignan mo yung changes kung ano yung mga nabago. Kung meron bang nabago dun sa performance ni FPS mo. Bali, next natin is game mode. Punta ka lang dito kay search. Pwede dito, then type mo lang game mode setting. So lumabas siya, then enter mo lang. So check mo lang to kung naka-on ba or off si game mode settings. Bali, built in to kay Windows 10 at automatic binuboost niya ang gaming performance at ino-optimize niya yung PC mo to play. Kapag nagre-run ang mga games sa computer mo, yun, automatic siya talaga na yun, chine-check ni operating system mo when the time na nagbubukas ka ng isang games. Build in yun, kaya ganun kagaling si Windows 10. Then, next, punta ka kay, check mo kung update ba yung driver mo. So, punta ka lang kay Device Manager. So, dito sa search, type mo lang Device Manager, ganyan. Lalabas. So, punta ka sa dito sa display adapter mo, then check mo yung graphics mo kung updated ba. So, right click, then update driver. So, dito may option. So, automatic mo lang siya. I-click to search automatically for drivers. So, yan. I-check niya yung computer mo kung updated ba yung driver mo. When it comes na hindi siya updated, automatic, magsa-search siya online, or kung manually meron ka naman na download ng file na about sa graphics display mo. So, yun. I-update na lang yun. So, automatically ito para ma-update yung driver mo. So, next naman, mas maganda kung meron kang game booster. So, maraming klase ng game booster na nadadownload ngayon. So, punta ka lang kay Google. So, eto. Pagpunta mo kay Google, search mo lang si game booster. So, marami kang pagpipilian dito na gaming booster ngayong natin, dahil marami na siyang pwede mo ma-download na game booster. Yun, pili ka lang, maraming klase ngayon ng gaming for booster for PC, like ni Razer Cortex, ni Gamefire, SpeedTab Stream, ni WT Pass. Yan, marami siyang maraming klase ng booster ngayon na for PC. Search na lang yun, guys. Marami kayong makikitang booster. So, isa pang maganda gawin, so, para sa akin is best way para mag-increase yung FPS when it comes na naglalaro ka na. So, punta ka lang dun sa display or graphic settings ng laro mo. Then, dun sa settings niya, syempre, baguhin mo lang, ilo mo lang yung graphic resolution ng games mo. Makakatulong yun para bumaba yung FPS mo. Kumbaga, mag-increase siya. Then, gumanda yung performance ng gaming. At pinakamalaga yung best way yung para mas talagang gumanda yung gaming performance mo is regularly talagang dapat magki-clean ka ng computer mo, like kumbaga religiously de-defragment ka yan, kasi ina-arrange niya yung file mo, kina-cluster niya, ina-arrange niya talaga into family. So, yun, para mabilis mag-read, maraming pwedeng gawin, like magbura ka ng mga tempo file mo, punta ka kay temp, yan, i-delete mo lahat ng cookies, lahat ng
ng mga hindi mo na ginagamit na file. Then, yon yung mga usual na ano, tapos yung mga dinidisable mo yung mga apps na nagnasa startup mo yan na hindi naman dapat nagra-run talaga. When it comes na pagbukas ng computer mo is nagbubukas din siya automatic na nakuha siya ng RAM mo. Yun, nakakabagal din ng computer mo. So, yun yung mga part na dapat religiously talagang ginagawa mo kasi para gumanda yung performance ng isang PC. Bali, next, check naman natin yung system configuration. So, punta lang tayo dito kay search bar, then type system configuration. Click mo lang siya. Then, pag lumabas, ito, punta ka dito kay boot. Then, dito, punta ka rito sa advanced option. Check mo kung ilan yung naka-identify dito na processor mo. Usually, nakikita ko minsan 2 lang. Iisagad mo lang siya, gawin mong 4. Para talagang gumana lahat ng processor mo when the time na nagbubukas ka ng PC mo. So, check mo lang yon, i-apply mo lang. Then, punta ka sa services. Eh, dito yung mga built-in na mga naka-install, nang in-install mo si operating system. So, hide mo lang siya. Then, ito yung mga in-install mo sa PC mo, makikita mo rito. Tignan mo na lang kung ano yung mga hindi mo dapat kailangan. Disable mo lang siya or stop. Yan, stop mo lang siya para hindi siya makadagdag bagal sa PC mo. Kasi kung hindi mo naman ganun kakailangan at ginagamit, stop mo na lang para yon hindi makabawas sa RAM mo when the time na nagbubukas ka lagi ng PC mo. Check mo rin startup mo, katulad ng diniscuss ko kanina. Ayun, dito rin, right-click mo lang yan. Kung hindi mo naman kailangan, right-click mo, then disable. Yung mga naka-install dito, kung kasi kapag nagbubukas ang PC mo, nagbubukas din to kasi naka-enable sa startup menu eh. Kaya, startup manager. Kaya, yon, kailangan disable mo lang siya para hindi mabigatan pag nag-open ka lagi ng computer mo. So, close mo lang yon, then apply, then okay, then restart mo ang PC mo. Ganun lang po. Susunod naman natin yung advanced system natin. Tignan natin siya. I-view lang natin. So, advanced system settings. Yan, check nyo lang siya guys. Punta lang kayo dito kay advanced, then settings. Open nyo siya. May mostly naka-default lagi yung dito yung advanced ano natin, settings natin. Ito po yung mga visual effect na nangyayari sa Windows natin. So, ako kino-customize ko to kasi isa rin tong nakakabagal ng performance ng Windows natin. Kaya maraming natatamaan lalo na syempre yung kapag when it comes sa FPS yan, naglalaro tayo. So isa rin tong nakaka dagdag bagal. So kino-customize ko to at ang ginagawa ko lang dito is ang chine-check ko lang talaga is smooth edge of screen pump yan. Yun lang yung talagang ini-enable ko para yun naman kung hindi naman kailangan kasi mga animation epekto sa Windows mo. So, nakakadagdag bagal lang. So, okay mo lang siya. Then, yon. Okay, mag-e-effect na yun sa PC mo. So, yun guys. At the end, wala pa rin talagang tatalo sa upgrading ng PC nung hardware. Syempre yung mga overclocking na nag graphics card yan na kailangan mong palitan, i-upgrade. Pero sana sa ganitong paraan nakatulong pa rin ako para makaiwas sa costly
and complex solution na kumbaga magastos eh kapag lagi ka na lang bibili 'yun na para ma-upgrade yung PC mo, yung kunyari like video card yan, kailangan updated kasi isang malaking tulong para maganda yung gaming performance ng PC mo. May iba pa ring way, yung next way naman natin is to install, pwede mong gamitin, for free lang siya, install mo si Win Optimizer. Bali, kung ano yung prepared mong search engine mo rito, Explorer. So, buksan mo lang si... Katulad ko, ang prepared ko si Chrome. Buksan mo lang si Chrome. Ito, then... Type mo sa address niya, dito sa taas, yung official website ni Win Optimizer. It just for free kaya wala naman kayong ano magiging problema. So just type si ashampoo.com. Yan. Then mapupunta na siya dun sa site ni ashampoo. Bali dito may pre-optimizer kaya ayan, pwede mo i-download. Ito nandito sa left side. For free lang po siya. Ayan, pwede mo siyang gamitin para pang boost ng performance ng computer mo. Ayan. Kasi tutulungan ka niya para yung burahin lahat ng junk file. Lilinisin niya talaga yung operating system mo kaya try mo siyang gamitin dahil maganda siyang pang PC talaga. So yun lang guys, sana nakatulong kahit na sa maliit na paraan. Huwag kalimutan pong i-like, comment na rin po, then subscribe my channel para po dun sa mga susunod ko pang video. Maraming salamat po.